morning sa mga taga Middle East at good afternoon sa mga taga Asia. This is Provincianong Vlogger from the Mountain of the Philippines. Char. Anyways guys, ang topic po natin ngayon is about bullying. Alam po nating lahat na maraming nang bubully. Maraming tao talaga na mapanalait, mapanghusga, di ba? Ako rin nahusgahan, nalait din. Pero wala akong pakialam. Alam niyo kung bakit? Nung una umiyak ako, nasasaktan. Pero natutunan ko na maging. Tip number one, be confident. Marami sa atin na nambubuli na, kesyo ganyan, pangit ka. Wala akong pakialam. Kung ako ang pagsabihin ng pangit ako, accepted ko yun. Ang importante po, sa mata ng Diyos, hindi po ako pangit at walang pangit na ginawa ang Diyos. Di po ba? Yan guys, parang hindi naman tayo ganun na parang mag-self-pity pag sinabihan tayo na, oy, pangit ka. Sabihin mo, wala akong pakialam. Ngayon, tuturo ko is, tip number one, be confident of what who you are and what you are. Sabing ganun. Guys, dapat sabihin mo na pangit man ako sa inyong paningin. At least, sa aking sarili, maganda pa rin. O, diba? Tip number one, self-confidence nga, diba? Kaya ito, ginawa ko to para sa inyo. Ito po guys, salamin. Tumingin ka sa akin para ako'y magsabi kung ikaw ay pangit o maganda. O, diba? Alam niyo kung bakit ko dito, kubeta yan guys. That's it. O, diba? Kubeta. Pero sabi nga nila, laitin mo man ang tao na base sa kanyang personal appearance, dugyot man siya or what, malinis man siya o hindi. Tandaan natin guys, hindi pare-parehas ang tao at lahat ay may dahilan. Yeah, ganito yaw lang siya. Churang! Sabi nila. Minsan sabi nga nila, pangit ako. Okay lang yun guys, wala akong pakialam. Bakit? Yung magsabi sa akin ng pangit ako, naka-makeup siya. Ako, walang makeup, walang colorate, at walang lipstick. Oo, diba? Kaya sabi ko nga, salamin, tumingin ka sa akin, at ako ang magsasabi sa'yo kung pangit ka o maganda ka. That's it, guys. At sabi nila, husgan ka man ng pangit, at least, hindi pangit ang inyong budhi, at hindi kasing itim ng budhi nila, yung budhi mo. Kasi ang mga taong mapanlait, mapanghusga, sila yung maiitim ang budhi. Ano po yun guys? Anyways, pag naging self-confident ka sa iyong sarili, hindi ka kailanman mag-self-pity. Kaya kailangan sabihin mo sa sarili mo na maganda ka, kahit sabi nila ay pangit ka. Ganun po yun. Minsan kasi, hindi natin maiiwasan na manlait ng ibang tao, lalo na pag nakikita natin. Pero nare-realize ko guys, oo, minsan may mga kasamahan ako, sabi niya, huy, pangit yun. Sabi ko naman sa isip ko, pangit nga siya, hindi naman natin alam kung anong pinagdadaanan niya. At alam niyo kung bakit sa kubeta ko kinuha ito na video. Kasi po, ganito yun. Ang kubeta, sabi nila, is madumi. Ang daming germs. Okay. Katulad ng tao yan. Dugyot man sa yung tinitingnan man sa personal na dugyot siya. Siguro nga wala siyang maayos na pananamit. Wala siyang maayos na pagmumukha. Pero itong tandaan natin. Ang kubeta, pag nilinisan mo yan, depende naman kasi sa'yo, di ba? Pag nilinisan mo yan, kahit panong germs na kakapit dyan, mawawash out din. Lagyan mo lang ng Dettol, Clorox at kung disinfectants. Tingnan ko lang kung hindi sila mamatay. Katulad ng tao. Kung sabihin mo na pangit siya, dugyot siya, bihisan mo, tingnan mo kung hindi siya gaganda. Mas maganda pa sa'yo, o di ba? Ganun lang po yun. Kaya mga tao na katulad ko na nabully, or mga nabubully dyan, tatandaan natin, huwag tayong mag-self-pity. Lumaban tayo. Kahit paano pa yung itsura natin. Huwag mong isipin ang ibang tao, ang sasabihin ng ibang tao. Isipin mo kung ano at paano ka mag-improve sa mata nila para hindi ka na nila husgahan. Noon lang po yun. Pag sinabi nila na pangit ka, di ayos lang yun. Importante, hindi pangit ang ugali mo, hindi pangit ang puso mo. Kasi madalas kasi nahuhusgahan yung mga taong may puso talaga, sa totoo lang po yun. At yung mga taong naka-makeup, naka-dress at malinis sa lahat, tingnan mo, pag puntahan mo ang bahay nila, doon sila dugyot. Ganun po lang yun. Reverse psychology. And hindi ko alam kung ano yun. I-ano na lang natin. Kasi di ba titignan natin ang gagandangan nila. Pero pag napunta ka sa bahay, ang dudugyot naman. Alam mo kung yun ang reflection nila. Ganun po yun. Kesa naman yung sa atin naman,
dugyot naman tayo sa ano pag, yung dala natin sa katawan natin, at least bahay naman natin imalilinis. Yun ang reflection din natin. Gan, isa lang naman kasi yung ano yun, mirror-mirror lang din pag may time. Oh, thank you guys. Sana po ay nakapagbigay po ako ng aral sa mga taong katulad ko. At sa mga natamaan, sana po huwag tayong magalit. Magbago na lang tayo na hindi na nagkomento at hindi na magko-comment, di ba? Maraming salamat at sana huwag niyong kalimutan na i-subscribe ako at i-click ang notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng aking videos. Maraming salamat. I love you all, guys.